Gusto lang natin ma-assure na yung talalabasan ng ating ikakabit ng mga bintana or yung mga trabaho natin is quality talaga. So, bali this, sa video na ito mga peeps, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga materials para sa sliding window. At the same time, yung process or yung magkakagawa or yung procedure kung paano natin ito ikakabit. Pero bago tayo magpatuloy, tahimik naman ang isang subscribe mga peeps kung bago ka lang sa aking channel. At the same time, kikalimbang na rin ang notification bell para always updated ka sa mga upcoming video natin. Tara mga peeps, pakita ko sa inyo yung ating ginagawa. Ito yung kinakalit nating window mga peeps. Bali, 4 units ito. Isang sliding door. At saka tatlong window, apat radar. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung details ng ating pagkakabit ng bintana at the same time, particularly yung screen mga peeps. So, still yung process natin sa pagkakabit is ganun pa rin po. Yung jam lang po yung kinakaltasan natin. Ayan. As you can see, siradong-sirado po yung mga pagkakadugtong. At saka dito sa may ibabaw na bahagi. Say hi to my vlog, Nong. Brad. Ayan. So kung napapansin nyo mga peeps, as you can see, smooth po yung ating pagkaka, yung sliding panel rather. Smooth po siya, slide. Ayan. Yung reason bakit ganito kalam po, anong tawag nito? Ka-smooth yung ating mga glass panel dahil po sa nilagay nating SD glazing, I mean SD wire rather. Ayan. So proceed tayo dito sa pagkakabit ng screen mga peeps. Pakita ko sa inyo yung details. Yung ginamit natin sa head, I always prepare to use a double head na without screen mga peeps dahil yung with screen kasi masyadong maluwang po yung release niya or yung guide niya para sa screen. So I find it ugly kung ikakabit natin yung ating screen. Actually not ugly, medyo maluwang lang talaga siya. So ayan, this is the scenario kung 3/4 by 1 angular yung ating gagamitin. Ayan, sobrang liit lang po ng clearance niya. Just enough for the screen frame na ayan, mag-slide siya. So yung sa ibabaw na bahagi ng ating sliding window is 3/4 by 1 angular yung ating ginamit. And then sa may gilid, ESW screen head jam. Ayan, as well as dun sa may kabila. And then yung sa ibabang bahagi. So we are not using the ESW screen seal or the SD screen seal. Dahil kadalasang mangyayari kapag yun yung ginagamit natin is mahuhulog yung ating sliding screen sa kanyang release. Yan yung magiging cause na medyo hindi na siya smooth yung slide at the same time
madali siyang masira mga pips. At saka may chance na mahulog ito dito sa may babang bahagi ng ating opening. So sa ganitong process mga pips, assure mo na yung ating sliding screen is hindi siya matatanggal or mahulog sa ating sliding sa ating release, kumbaga sa ating guide dito sa may ibang bahagi. Ayan. So bali yung next procedure na lang ito mga pips is isi-silicone natin ito. Ayan. I don't prepare to drill it here. Mas mainam na i-silicone siya dito sa may ibabaw, I mean sa labas na bahagi nitong frame as well as dito sa may loob para hindi siya matibay kumbaga. As well as dito sa may ibabang bahagi. So ito yung naging result mga pips. Ayan, medyo against the light po yung ating camera. And yan yung ating sliding screen. So yung ilalagay na lang natin dito is yung kanyang handle. And then yun na yun mga pips, ready to go na yan. So yung process ng paglilibel natin nga pala sa kanyang gulong, inaangat lang natin mga pips. If you find it hindi siya straight, it's either sa kabila or dito or dito or dito mga pips. I-align. So ganyan lang yung process kung paano ito i-align. So that's it mga pips, sana may nakuha kayong konting idea sa ating binahagi na kaalaman ukol sa pagkakabit ng sliding window at saka sliding screen. Ayan. At the same time, madali po yung process nito mga pips. At saka maliit lang yung espasyo dito as compare sa gagamit tayo ng double head na windscreen, mas malubang dito mga pips. So in this case, it's almost 1/8 lang po yung clearance niya. Ayan. So that's it for now. See you again sa susunod nating mga video. Bye bye.